Makakausap po si Mr. Chucky Dreyfus. Ito po yung dati pong tumutulong kay Mr. John Regala. Nung una po, Idol, kumontak po siya sa atin at magbibigay po sana siya ng pahayag tungkol po sa pagbitaw nila ng suporta dito kay Mr. John Regala. Yes, nakausap ko po si Mr. Chucky Dreyfus last week pa and even kanina dahil nababash daw sila kung bakit nila iniwan sa ere si Mr. John Regala. Ito ay matapos natin tulungan ulit si John pagkalabas niya ng ospital. So marami mga netis nagsabi, bakit niyo iniwan sa ere si Mr. John Regala? Diba? Matapos kayong mag-open ng account para sa kanya and then bumitaw kayo at nagbigay kayo ng reason na pasaway nga siya. Mm-hmm. Yun yung binigay niyong reason. Ito na sa pagkakataon ni Mr. Dreyfus na magsalita para magkaliwanagan. Although meron silang way naman kung gugustuhin para ilabas din yung kanilang side. Pinili nila itong wanted sa radyo and we're really honored na napili tayo para ibigay yung side nila doon sa issue na kung bakit daw sila ay bumitaw kay John Regala. Although meron nga silang sinasabing reason sa ibang mga posts sa YT. Now, gusto nila magsalita rito at magbigay ng right from the horse's mouth, ika nga, ng kanilang side kung bakit nga nagkaganon. Hello po, Sir John. Hello po, Sir Kuya Rafi. Kumusta po kayo, Sir John? Mabuting mabuti na po. Kita ko na nga, Sir. Masigla-masigla na po kayo. Thank God. Magmula nung tinulungan niyo ako. Okay. Ito maging masigla. O nga po. At nagpagabot ako, kumain ako, at para matuwa kayo sa akin. Siyempre, sir. Hindi ko nagkamali ng tinulungan tao na apo, hindi niyo binitawan hanggang sa uli. Kasi po si Mr. Chucky Dreyfus, kilala niyo po siya, sir? Kilala ko po siya sa Dasi Entertainment dati. Pero sa ngayon, hindi ko na po siya nakikilala dahil nagbabagong asal ng tao. Kasi po, na-contact niyo po kami last week gawa nung issue na bakit daw po sila, sabi po ng mga netizen kasi, bakit daw kasi nila iniwan kayo. Sila po ata yung nagbuo ng isang grupo para makahingi rin ng tulong sa mga taong magbibigay ng donasyon and then yung donasyon na makakalap nila, yun po ipantutulong para sa inyo. Nasaan po kaya yun? Ano pong nasaan po kaya? Si Mr. Dreyfus? Hindi, yung tulong na sinasabi nila na inalap nila. Ah, nasaan po yung pera? Opo. Sir John, ito naman public knowledge na to ano, na may mga pera pong donation from different people, in fact from celebrities pa ata, na para pantulong po sa inyong mga pangailangan pinansyal, medical, etc. So tinatanong niyo po nasaan na yon? Sir John, hindi niyo ba natanggap? Opo. Wala po ako nahawakan ni Singo po. Wala po. Kanilang nakalap na donasyon. Actually po, may pong ako sa kanila. Ngunit wala silang binibigay sa akin na anuman proof kung magkano ang binigay ng isang kapwa ko artista, netizen, or yung ibang tao. Pero alam niyo po sir na nag-open sila ng bank account para daw pong pantulong sa inyo. Nakarating po sa inyo yun, sir? Wala po. Hindi rin po. Ang nakarating po sa akin ay yung inopen lang sa bank account sa video, zero balance na po. Ah, okay. Sandali. Kaya nga po, Kuya Rafi, hiniling ko sa inyo na kayo po ang mag-imbestiga dahil napakapatas yung tao. Opo, sir. Opo, sir. Yung pong mga pera na supposed to be nakalap, hindi po nakarating sa inyo at hindi po kayo inimpirmahan na mag-open ng bank account for you. Kasi po, public wala knowledge po yun, lumabas na po yun sa mga different YT accounts. Wala po, naisin ko po, Kuya Rafi, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Napakasama ko ng tao kung gagawin ko bang magsinungaling sa inyo. Nung mga ospital kayo, sino po nagbayad noon? Ang humingi pa po sila ng $1,000 sa aking ex-wife bukod pa dun sa mga nakalap nilang kulang pa raw na pambayad sa ospital. Magkano po yung gastos po sa ospital? Kung ako'y dinala nila sa Crisostomo General Hospital, hindi po aabot ng 139,000 po yun. Okay. Kung 300,000
500 lamang po ang aabutin. Hindi po po kailangan ng 6 na doktor. Isang doktor lang po ang kailangan ko, yung aking orto. So, saan po kayo dinala sa na ospital itong pinaka-last po na confinement nyo? National Kidney po. Sa National Kidney. Magkano po yung naging bill, sir? Ah, napakalaki ng naging bill. Kasama na po ang pag-aawa sa akin, Peter. Ay, magkano pinayaran, Ali Ben? 137,000 po, Sir Rafi. 137. Sa 137 po, ang 50,000 doon galing po sa ex-wife ninyo? Opo. Saan po nanggaling yung the rest? Eh, yun po ay galing sa mga kasamahan ko sa na artista katulad na ni Sir Big Soto, Jingo Estrada, Bong Rebilla, at Concerned Citizen. Yun po yung 87,000. Yung 87,000 po pinaghati-hatihan ni Big Soto, ni Jingo Estrada, ni Bong Rebilla. Yun po sabi nila. Ano pa? Pero hindi po ako naniniwala na yun lang po ang nakalap nila sa mga artistang yon. Ito na po, para maging patas tayo ha, si Mr. Chucky Dreyfus na sa telepono na. Sir Chucky, magandang hapon. Sir Rafi, magandang hapon din po sa inyo, magandang hapon din po sa lahat ng taga-pakipakinig po ninyo. Sir, doon muna tayo dun sa pera daw na nakalap. Wala po raw siya natanggap ni Singkong Duling. Wala po daw siyang natanggap na pera mula sa amin. Kasi po, nasabi ko nag-open ng bank account, ang sabi niya, nasaan na raw po yung in-open daw na bank account para sa kanya na yes, nag-solicit daw po ng donation para sa mga gusto magmagandang loob para yes, po. Kay yes, John. Po. Ganito po yun, Sir Rafi. Lahat po ng mga dumaan po sa amin sa donations, tinanggap po namin ni Nadia at saka ni Nanay Aster. Ngayon po, yung mga tinanggap po namin yun, yun po ang ginamit namin para sa ospital at saka sa pagpapaalaga po kay John. Ngayon po, may mga dumaan din po na dumiretso po mismo sa bank account po ni John. May personal account po siya mismo, doon po bumagsak po yun. Ngayon, yung mga ginamit po sa ospital, kami po yung nag-cover po nun. Magkano po lahat-lahat, sir, ang nakalap niyong donasyon, yung pagbukas niyo ng bank account na supposed to be pantulong kay Sir John? Magkano po yung inabot? Around 290,000 po. 290. May breakdown ho ba kayo doon sa 290 kung sino-sino po yung mga taong yon at magkano po yung mga naigastos para yung 290 ay ma-account up to the last centavo? Basta po, Sir Rafi, sa natira, yung natira po sa 290, may natira pa po kaming around 115 na tinurn over na po namin sa bank account ni John. Meron po kaming proof of transfer galing po sa banko mismo. May certificate po talaga kami pinagawa sa banko na meron po kaming screenshot na po nun. Yung pag-turn over nyo po ng pera sa bank account ni Sir John, yes. Mr. Dreyfus, ininformahan nyo po siya, sinabi nyo sa kanya yung yes po. Nangyaring yon. Yes po, yes po, malinaw po yan. Kwentas claras po kami. Sir John, wala po siyang sinasabi, Sir Rafi, na sila ay nagbalik sa akin ng pera. Actually po, may sumobrang 10,000 na pera doon sa pinambayad hospital. Ginawa rin po nila sa akin yon. Wala po ako napakinabangan ni Singkong Duling. Yan po ang maliwanag. Okay, andito ba po ang statement of account na zero balance? Meron ba naman nag-deposito sa zero balance? Wala man lang naka-indicate kung magkano yung mga pumasok. Sir Chucky, ang gusto sabihin ni Sir John, dapat sir, lahat po ng mga pera na i-deposit sa inyo or dumaan sa inyo, may mga pangalan sana niyan sir, ibigay niyo kay Sir John. Ito si Poncio Pilato, si Maria, si Mario, tapos how much? Sana sir, binigay niyo ba ng kopya noon si Sir John? Sir Rafi, malinaw po, meron po kaming listahan ng lahat po ng nagdonate po at may breakdown po kami ng lahat ng nagdonate po. Binigay niyo po sa kanya yun sir? Binigay niyo siya ng kopya? Yes po, at kahit po, bibigyan po namin ng kopya para malinaw po talaga. Okay. Na, ipapakita ko sa inyo, Sir Rafi. Sir Chucky, ang sinasabi ko rito, yung bang dapat lahat po ng mga nag-donate, each and every one of them, regardless yes. kung magkano dinonate, kahit na yan ay piso, dapat yes, po nakalista roon
lahat-lahat accounted for, and then ibibigay, yes, ibibigay yung kay Sir John. Yes po, meron po tahan. Hindi lang namin po ma-publicize lahat. Hindi, pero naibigay niyo po yung kay Sir John. Yes po, yes po. Okay, Sir John, nabigay ba sa inyo yon? Wala po. At sinungaling ang malaki po yan. Wala rin po kayong binigay, Sir Chucky? Okay, tanungin natin doon sa assistant, kasi yung assistant palaging kasama. Ma'am Bem. Opo, Sir Chucky. Ang sinasabi po ni Sir Chucky, meron daw binigay na listahan lahat ng mga nag-donate at mga pangalan at amount. At kasi sinasabi ni Sir Chucky, may binigay daw. Ang sinasabi ni Sir John, wala. Ikaw kasi palaging kasama ni Sir John. Anong... Wala po siya silang binigay. Ma-receive lang po lahat dito sa kayo sa bangko yung magkano 115. Yun lang po yung sa video, sir. Yun lang po, sir. Yun lang po. Ito po, sir. Pwede nyo naman kita po, sir. Ah, okay. So ano yung mga hawak-hawak niyo po, ma'am? Mga resibo po ito nagaling po sa kanila, pero yung mga amount po kung sino po nag-donate, wala po, sir. Ah, walang amount, tapos walang mga pangalan. Ano yung, yung resibo na yan, ma'am? Ano yung mga resibo? Ito po, resibo ng BDO. Ito po, registration, sir. Rabbit. Wala po, ano po siya? Wala po, sir, saka mga resibo ng mga pinagbili nila, yun lang po. Ah, resibo ng mga kung ano mga binili nila out of that, galing sa donation na yon. Opo. Okay, ayan po, Sir Chucky. Wala rin kayong pinigay na listahan and deposit slip sa bangko, kundi yung mga resibo lang ng mga binili nyo ng mga gamit galing po doon sa donasyon daw. Sir Ati, ang tumanggap po ng listahan po at saka lahat ng expenses, kumpleto po lahat yan, si Teddy po yung assistant po niya. Bakit po kay Teddy? Bakit hindi po kay Bem? Tumanggap, nakarating sa akin na sa inyong burden of proof para patunayan na itong mga resibo nito ay video. Sir Chucky, ayan po, hawak-hawak niya isang envelope full of receipts, pero yung receipts na yon puro mga gamit na binili. Tama ba ako, Ma'am Bem? Opo, sir. Saka yung mga galing po sa National Kidney Institute po, sir. Wala pong resibo ng mga galing po sa donation. Okay, wala po yung mga deposit slip galing sa bangko? Wala pong listahan ng mga pangalan ng tao? Wala po. Sir Chucky, nasaan na po yung listahan ng mga taong nagbigay ng donasyon? Each and every one of them. May original copy din po kami dito. Pinadala po namin. Okay. Sige, ganito, sir, para maging patas tayo. Pwede ba, sir, bigyan mo kami ng kopya noon? Lahat, yes, po naman nagbigay up to the last centavo, and then magkano corresponding amount? Kunyari si Juan, magkano binigay ni Juan? Si Mari, magkano? Opo. Para tingnan niya. Kasi kanina, narinig mo naman, sabi niya, wala raw talaga siya natanggap. Opo. Okay ba sa'yo yun, Sir John? Opo, hulugan ng langit, Kuya Napir, para malaman ng tao ang katotohanan talaga. Kaya hindi ako nagtataka na meron kang 13 million na subscriber. Okay. Sir Chucky. Yes po. Mas maganda, sir, kung agad-agad may pakita nyo. Dahil, sorry, Sir Chucky, ha, kayo po ay nabigyan ng pera, donasyon, ng mga, yes, taong nagmamagandang loob para kay Sir John Regala, and yet itong taong na supposed to be recipient ng mga perang yon, nagsasabing wala siya natanggap ni Singkong Duling. Yun nga po eh, yun nga po ang masakit din po, dahil sa totoo lang po, malinaw na malinaw at kwentas klaras po kami sa lahat po ng tinanggap namin, at gumawa kami ng proper accounting, and in fact din kayo po talaga namin sa kanyang assistant na si Teddy. In fact, okay, kasama din po yung certificate of bank transfer na galing, okay, po. Okay, sandal, puputulan ko muna kasi natin. Si Sir Teddy, ayan, magsasalita. Now, pero for me, mukhang sira na agad credibility nito, because A, sa kanya binigay yung mga resibo, and then mukhang meron daw siya sabihin na mga hindi maganda. I think this is not the right time. We have to investigate Sir Teddy muna. Sorry, Sir Teddy, ha, kasi ang pagkasabi sa akin, marami ka rin sasabihin na mga masasama against Mr. Regala. And I'm not gonna allow that simply because tumakas ka, kasi yung mga resibo na supposed to be ipapakita mo kay Sir John na ang galing kay Mr. Chucky na mga donasyon, itinakas mo at hindi mo binigay for whatever reason, ikaw lang nakalam. Ngayon, you're gonna say a lot of bad things about Mr. Regala. Imbisigan muna kita, Sir Teddy. Sorry, sir, ha, hindi mo na ako, kasi tumakas ka eh. So, meron ka dapat ipapaliwanag muna. I'm not gonna take your ano muna, yung mga sasabihin mo.
Pagkatapos ka namin imbestigahan, siguro tomorrow, pag nalaman namin yung pagkatao mo, then saka namin kayo pagsasalitain. Salamat po, Sir John. Ingat po kayo palagi, Sir John. Oo po, Sir, Sir Rafi. Nandito po ako para magsalita ng totoo lagi sa inyo. Magandang hapon po, Sir John. Magandang hapon po, Sir Chucky. Magandang hapon. God bless po. Okay. Maraming salamat po. Thank you.